Mga kabayan, sa wakas, tinuldukan na ni dating Pangulong Duterte ang mga alegasyon na nasa likod siya ng planong destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ng dating Pangulo, komportable siya sa mamamalakad ni Pangulong Marcos at ayaw niya na magkaroon ng kudeta para pabagsakin si PBBM. Dahil dito, ikinagulat ng mga bloggers at DDS supporters ang naging pahayag ng dating Pangulo kung saan ay nais niya na makaharap at makausap si PBBM. Ayon kay Attorney Harry Roque, dating spokesperson at abogado ni PRRD, hindi magagawa ng Pangulong Duterte ang mga kumakalat na planong disturb kay PBBM dahil pati anak niya ay madadamay. Bakit po magdidisturb ang ama na nakaupong Vice President? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabaling wala na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si VP Sara. Gagawin ba ng isang ama yon sa kanyang anak? Hindi! Matatandaan na nagpahayag si Pangulong Duterte sa isang press conference sa Davao kung saan ay sinabi niya na hindi niya kailangang gawin ang disturb laban kay PBBM dahil naging presidente na siya at wala siyang planong ipakulong o pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Sino naman police o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just plain insecurity. Naging presidente na ako. Well, for what purpose? To what? Play somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ito na kaya ang hudyat para magkasundo at magkaisa na ang dalawang panig sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para sa pagbabago at tuloy ang pag-angat ng ekonomiya at kabuhayan ng ating bansa. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kaya nga ako'y nagtataka eh. Di ba ang mga lingwahe nila dati, lalo na ni Justice Secretary Remulla, ipapa-aresto niya ang mga investigators dahil nga sa dereliction of duty. Eh bakit ngayon nagbago ngayon ang sinasabi ni Solje? Di ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang dapat na magsalita nga. Ngayon ang sinasabi, mag-imbestiga sila, hindi kami makipagtulungan. Mali po yun. Kaya nga po tama yung naunang sinabi ni Justice Secretary Remulla na yan po ay dereliction of duty at po pwedeng arestuhin ang mga dayuhang mga investigador kung sila po ay pupunta rito para mag-imbestiga. Kasi may mga balibalita no, na medyo masama raw at tayo ng kalusugan ni Boy Remulla. Pero ako tingin ko naman eh, napakalakas kasing lakas ng kalabaw itong si Secretary Remulla. So lahat ng mga nagnanais na may hindi magdang mangyari sa kalusugan ni Secretary Remulla, bigo po kayo. Dahil ito po talagang si Secretary Remulla, sa mulat mula pa, kami mga bata pa, mga estudyante pa sa UP, talagang pinangangalagaan ang kanyang katawan. Tumigil na nga rin yan sa paninigarilo, kundi ako nagkakamali, no? At talagang regular ang pag-exercise. Kaya namang katawang pangromansa si Secretary Remulla, no? So, mabuting balita naman po yan. Naka-abroad po ako, kaya hindi ko napanood ang press con ni Secretary Remulla, but I'm so happy to hear na he is at the pink of health. Para naman kay dating Pangulong Duterte, wala siyang pakialam kung nasa bansa na itong ICC at kung sila ay nag-iimbestiga at handa rin umano siyang sagutin ang lahat ng mga akusasyong ipinupukol sa kanya, Attorney. Well, siyempre po, no, ang paninindigan naman talaga ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, dati niya sinasabi niya, mas gugustuhin muna niyang mamatay kesa husgahan ng mga dayuhan sa mga di umanong krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Lahat po ng mayroong reklamo kay Presidente Duterte, ayan na po, sinimulan na ni Franz Castro, dito po kayo magsampa sa Pilipinas dahil wala na pong immunity ang isang dating presidente.
Dito po kayo magsampa ng kaso na gusto ninyo. Meron din po tayong batas na nagpaparusa sa Crimes Against Humanity. Yan po isinulong natin sa IHL Committee ng PNRC. At naging batas po yan. At yan po magiging pasihan para litisin si Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron pong ebidensya, pero dito po sa Pilipinas. Kaya nga po hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pa pumunta sa ICC kung hindi dahil gusto lang po nilang pahiyain ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ibang issue lang din tayo, Attorney, dahil pinabulaanan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang sinasabing nasa likod ng umunoy destabilization plot laban sa Marcos administration na tinawag nga niya na isang uri ng kabaliwan ang pinapalutang na destabilization dahil walang matinong pulis na gagawa ng destabilization. Wala niyang dahilan para palitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil maayos naman ang pangangasiwa nito sa gobyerno. I-quote ko lang ang kanyang sinabi sa kamakailan lang niya na media briefing kasama ang mga Davao media. Sino naman ang mga GG na pulis o militar ang makikipag-meeting sa akin to disturb? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Sabi yan ng ating dating Pangulo. Una nang itinanggi rin ng PNP at ng AFP na may destabilization plot. Well, una-una, si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kasi nagsimula nito eh. Siya nagsabi na may mga destab ongoing na binawi naman ni Secretary Anyo ng National Security Council. No? Yan ang problema kapag ang Chief of Staff ay dating tagapagsalita ng AFP, hindi na niya na nakikita kung ano yung pagkakaiba ng papel ng tagapagsalita sa ikaw na ngayon ng Chief of Staff. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dahil whether or not totoo, eh magkakaroon ng bahid ng katotohanan niya dahil nanggagaling sa pinakamataas na opisyalis ng hukbong sa datahan ng Pilipinas. Well, nagagalak naman po ako nagsalita na ang presidente, dating presidente Rodrigo Roa Duterte, dahil yan naman po aking paninindigan. Bakit po magdidistab ang ama na nakaupong vice president? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabaling wala, na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si BP Sara. Gagawin ba ng isang ama yon sa kanyang anak? Hindi! Pangalawa, naku, pwede ba? Kaabugadong tao naman ni Presidente Duterte, piskal pa nga yan. Siya yung naglilitis sa mga lumalabag sa batas natin sa Pilipinas. Bakit naman siya ang lalabag pa sa batas ng kudita? Na ngayon po talaga ay ginawa ng special offense nung panahon ni dating Senate President Jovi Zalonga na considered as capital offense. At pangatlo, yan nga po eh, kilala ko kasi yung amo ko eh. He is done. Kahit anong narinig niyong mga chismis, mga marites, natatakbo pa siya, kilala ko po yan. Tapos na po siya. Pagod na siya sa paglilingkod dahil napakatagal na po niya naglingkod mula pa nung panahon na siya ay naging piskal, naging mayor, vice mayor, congressman at naging presidente ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang ating Pangulo na ang nagsasabing wala yan. Kinakambihan niya ba si Marcos? Hindi ho. Doon lang siya sa totoo. Yun yung paulit-ulit natin sinasabi. Kaya ho kami, Banateros Brothers, lagi ko ho nga sinasabi yan kay Coach Oli, kay Boss Dada. Huwag tayong mag-iimbento para lang magkaroon ng content. Para lang magkaroon ng viewers. Why? Credibility is more important than viewers, than content. Kailangan yung credibility mo. Paano ngayon niya? Sunog na naman. Yung mga nagsasabing may video. So don't tell me, ako ang may kasalanan nito. Don't tell me, binayaran ako para sabihin ito. Si Pangulong Duterte na nagsabi. Doon tayo sa totoo, mga kapatid, mga kababayan. Pare-pareho tayo ng nais mangyari. Pare-pareho tayong lumalaban para sa tunay na nakaayusan sa ating bayan. Pero wag ho tayong papasok sa fake news. Masisira ang entire community of bloggers because of some people na fake news lang.
ang alam, mag-imbento, ibase ang kanilang content sa bulong. Ewan ko, dibuhan nyo ba yung bumubulong sa inyo? Huwag ganun. Dapat ang ating basihan ay yung tunay na nangyari. Merong talagang facts, hindi yung sabi ni ganito, sabi ni daga, sabi ni aha, sabi ni ganyan. Anak ka ng tutsang kalabaw. Ano to? Showbiz? May blind item? Magpakatotoo tayo mga kababayan. Huwag natin linlangin ang ating kababayan para sa sarili nating interest, para sa content, para sa views. Doon tayo sa totoo. Panoorin nyo yung video ni Pangulong Duterte, itong interview nito. Tinanong siya patungkol sa mga sundalo, pati yung bulung-bulungan among the military. Alam nyo, sabi ko, iba talaga ang presidente natin. Eh, yung presidente namin, mga lehitimong DDS, ah. Ano sabi niya? Sorry, pero ayaw niya ng revolusyon, eh. Alinaw na sinabi niya doon. Panoorin nyo na lang. Ayaw niya ng madugong revolusyon. Ayaw, ang as a matter of fact, sinabi, inalimbawa niya yung kay Cory, inalimbawa niya yung kay Erap. Ayaw niya. Sabi niya, let democracy works. Pairali natin ang demokrasya. Tamang paraan. Kaya kung lehitimo kang DDS, kung talagang tunay kang Duterte supporter, makikinig ka kay Pangulong Duterte. This time, kayong mga tansong hindi nakinig kay Pangulong Duterte, pwede ba this time makinig kayo kay Pangulong Duterte at hindi kung kani-kaninong vlogger? Mas maalam ho siya eh. Naging presidente ho siya. Alam niya kung papaano. Huwag tayong magpa-scam na naman uli, magpabudol na naman doon sa mga influencer na mahilig gumawa ng kwento. To the point, kami pa na mga lehitimo. Ayaw namin kay Marcos until now, mula noon. Sila'y nagpasak dyan eh. Sila'y nagpromote dyan eh. Sila'y nangampanya dyan. Tapos paniniwalaan nyo ngayon.